kasi may isang event handler para sa ano. Sa kagandahan nito, yung ganun kasi hindi mo pwedeng i-spam eh. Ito spammable, 'di ba? Dire-diretso on W at F. Dito pwede 'yun. Kasi characteristic ng text box 'yan eh. Kaya ito binili ko. So, para ang hassle naman kasi kung ano yung nakikita mo WSP ito ako doon din ito clear pwede nga na lang para sinindot mo yung W kahit is pa nga yung W forward lang yung nakikita mo pwede paliliitin mo tong text box na to paliliitin para isang ano lang ang kita hassle kasi pag WS dami na yan eh may kaso eh para ano lang pag pinakita natin yung UI, hindi na sila mag-comment ng ganun. Baka... Hindi, ang sabi mo, justification dyan, may ano yun, may command history. Makita ko yung last command. Command history! Yun na nga, wag na nga. Gusto mo i-experiment, isa sa capacity ng half 2, ganyan sa mali. Half 2, 1, 2, 3. Sa mili lang, pwede. Half 2, 18, 18. Uy, kasama sa ano yun, na QA, pag gano'n. Dinedebug mo. Ito na, sa reading yan. So, ang bagal kung ang mangyayari. Pag UI lang yung gagalaw ng lahat, mabagal. Ito kasi yung image process of action. Pakikita ko na sa inyo. Yan, meaty part. So, naka-enclose siya yung ano. Kasi, ayan, naka-infinite loop. While true. But try. Naka-enclose siya sa try para kung ano man yung mangyari. Na exception, hindi magka-crash yung program. Ah, okay. Kaya siya nagka-crash. Iniisip niya kasi, ayaw niya kasi na, ayaw kasi ng .NET na hindi mo hinahandle yung mga exception eh. Dapat hinahandle mo eh. Eto, kunwari hinahandle ka pero wala naman ako nilagay kasi tamad ako eh. Pwede ka nang mag-pop up nino na, ha, you failed. Hindi, pwede naman, ay shit, nag-hang. Pop mo, tas run mo ulit. Kalimutan mo lang na may nangyari. Ilang laptop to. Ilang laptop to. Yan. So yan. Ganun yan. Pag mayroong mga exception prone na areas, yan i-close mo sa try. Kasi kakatch mo yung mga exception. Yan. So ito talaga. So ito talaga yun. Itong while, itong infinite loop. Ginagawa lang niya, hindi una, allocate siya ng variables, x sa box size. X yung ano? Yung... Yung center of gravity. Yung center of gravity, kung ano yung x-coordinate niya. Yun. Tapos box size, yung laki ng box, kanina. Identify mo ba dyan kung gano'n kalaki yung box size? Ay, ito na pala. Oo. So yung box size can be length or width, kasi square naman siya eh. So isang variable na lang siya. Yun. Tapos, ito list. Actually, alam niya yun. Ano yan? wait lang. Hindi na kasi uso array dito. Although, meron ng... ang paggamit dito ng array, ano na lang, pag sobrang basic lang ang gagawin mo. Pero kung gusto mo ng type safe na version, kasi array hindi type safe yun eh. Pwede ka maglagay ng kahit ano ron eh. At least sa C#, pwede ka maglagay ng kahit ano ron. So pwede ka meron kang array na may number, may character, ganun. So, ang object-oriented replacement ko na sa array, I mean, zero replacement, equivalent. Yung mga collection, kung tawagin, merong iba't ibang klase ng collection. Merong dictionary collection. Hindi naman yun. Merong array collection. Array collection version, type-safe version ng normal na array. Tapos yung dictionary collection, bawat cell, merong value, tapos merong key. Merong key-value pair na pwede mo i-reference para makuha mo yung value, ganun. Ah, okay. Yun. Dictionary, Basta maraming klase yun. So, ito yung isa sa mga klase nun. List. Ano? System.collection.generic.list. Ano? Represents strongly typed list of objects that can be accessed by image. So, parang array din. Ano? Provides methods to search, sort, and manipulate list. So, bawat collection, may iba pang ano yung mga pwedeng gawing method? Oo. Oh. Okay. Class definition niya meron yung mga members na pwede mong gamitin. First pala. Tapos, itong syntax na to, yung opening closing, syntax yun ng mga generic. Alam, may experience sa generic. Kasi, strongly typed siya. So, dapat meron siyang type, di ba?
So merong merong list of string, merong list of int, merong list of char. Kaso kung i-define mo yung lahat na yun, lahat na yun, ang dami nun. Saka hindi siya flexible. Paano kung may bagong type sa .NET? Hindi gagawa na naman. So inimbento nila yung generic. Actually, dati na may generic. Inimplement nila yung generic. Kung saan tawag dito. Actually, pag nung dinefine tong class na ro, ganyan, no? Ganyan. Yan ang syntax nyo. Nung dinefine siya. Tapos, kung sino man ang gagamit ng class, halimbawa ako, client ako ng class. Sasabihin ko sa kanya kung anong type yung gusto ko. Ayan, string. Okay, moving. So, para siyang parameter sa generic. Yan yung parameter ng generic. Tapos, actually, yung nga tawag dyan, type parameter.